Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video, lumagluluto na naman tayo ng ating uulamin. So yung aking naisipang lutuin ay chicken cordon bleu. Ito guys, nahiwa ko na siya ng panipis. Ayan siya, butterfly. At syempre yung ating sangkap na ham at yung ating cheese. So, prepare natin yung iba nating mga sangkap. Yan guys, maglalagay lang tayo ng cling wrap sa ating chopping board. Ayan yung ating chopping board ay mukhang bibigay na. Mukhang nahahati na sa katapokpok. Yan, lagay natin dito yung ating chicken. Ayan, lagyan natin siya ng pampalasa. Ayan, dyan sa ating mahiwagang mangkok. Ayan, maglagay tayo ng asin. Itimpla na natin dyan lahat guys para mahalo. Ayan, yung ating pamintang pino. Yung ating garlic powder. Hindi ako naglalagay ng paprika, guys. Enough na sa akin tong tatlong ingredients ang palasa sa ilalim ng ating chicken. Ayan. So, nahalo na natin siya. Lagyan natin yung ating manok. Ayan, ipress-press lang natin. Massage-massage lang. Basta malinis lang yung ating kamay. Kailangan mong malinis ang kamay. Tapos maglagay tayo ng ham. Ayan, yung ating ham. Dalawahin natin yung ating ham. Sarap ham. Siyempre yung ating cheese. Ayan. And then ating i-roll. I-roll natin siya. Kaso bakit siya lumagpas? Ayan. Pati siya lumagpas sa ating cling wrap. Layan natin this. So, ayan siya, guys. So, ulit-ulitin lang natin, guys. Kailangan natin gawin to lahat. Ayan, para hindi tayo mabitin sa pagkain. So, ayan, nakabalo tayo ng anim na chicken cordon bleu. So, ang gagawin natin, guys, is ilalagay muna natin ito sa ating ref. Bago natin siya lulutuin.
So, ayan, na-chill na natin yung ating chicken. I-roll naman natin sa ating harina para atin na siyang ma-fry. So, maglagay tayo ng harina sa ating plato. Unti-unti lang kasi para hindi sayang. Lagyan natin ng ano yan, paminta. Pamintang pino. At asin. And then, ating paghalo-haluin. Lagay na rin tayo ng breadcrumbs dito sa ating isang plato. Unti-unti lang din natin para hindi sayang. And then, gagamit tayo ng dalawang itlog. Tiling lang natin at itong ating natirang mixture kagabi, lagay tayo dito sa ating itlog. Ayan. Maglagay rin tayo ng kaunting evaporada. Evaporada na gatas. Ayan. Ang dagdag lasa lang. Pero pwede rin namang wala. Ayan. So yung gagawin natin, tanggalan natin sa plastic ating manok, ating chicken, cordon bleu. Ayan. And then, i-roll natin dito sa ating ayan. Dapat malinis yung ating kamay, ha? Bago tayo mahawak. Roll siya sa harina. And then, i-roll natin dito sa ating egg. Yan. Nakamay lang natin, pero kailangan hugas-hugas sa kamay bago hahawak. Ginawa ko guys, tinoble ko siya sa flour. I-roll natin ulit dito sa ating flour. And then roll ulit sa egg. And then sa ating breadcrumbs. So ulit-ulitin lang natin guys. Ulit-ulitin lang natin kung lulutuin natin lahat. Ulit-ulitin lang natin pag ikot-ikot. So, ayan. Ready to fry na yung ating chicken garden bleu. So, fry na natin guys. Samahan nyo ako mag-pray ito. Yan, prito na natin yung ating chicken garden bleu. Huwag lang masyadong mainit ang mantika para hindi masunog yung ating ayan. Dalawahin na natin guys, pagod na yung mudra. Ayan, maluwag naman yung ating kawali. Daga natin guys para matapos tayo agad. Pagod na ang nanay. Ayan.
Pero naluwag naman yung kawali natin. Yan. Sub lang natin itong isa. Para magkasya. Ayan guys. Baliktarin natin yung ating manok. Manok. Manok, manok, manok. Dito natin ilagay sa ating paper towel para ma-drain ang mantika. Patuloyin at palalamigin muna natin to dahil hindi natin yan mahiwa pagka mainit pa. So ayan, malamig na yung ating chicken cordon bleu. Hiwain na natin siya guys. So, okay na yan guys. Hindi natin nahiwain yung isa. Tama na to para sa atin. Ayan yung ating chicken cordon bleu.